Hi guys, good afternoon. So ginamit na natin yung mic. Ayan. So umikot po tayo kanina guys at meron tayo na interview na si ate, kapo natin OFW. So more than 1 year pa lang siya dito sa Hong Kong guys. So pakinggan natin ang kanyang buhay bilang OFW. Ayan. So may mga pinsan po siya dito. So let's go guys, pakinggan natin ang kanyang story. Ayan. Hello po ate. Good afternoon. May tatanong lang po ako sa iyo, bilang isang OFWT dito sa Hong Kong, tayong mga OFW, ano yung mga magagandang naranasan mo dito? Ang kaibahan ko sa Hong Kong dito, pwede ako ng medicine. Yung kaiba nandito, yung free ka ng ano, free ka ng mobile, saka pay off ka, saka yung salary mo, talagang every month binibigay, yung talagang ano, hinihingi mo pa sa amo, or yung bang, ang bang tawag dyan? Yung mamaya-maya pa yung sahod mo, talagang dito yung talagang on the time. Talagang on time po talaga na binibigay ng amo sa'yo. May base din po ba na nalilate yung sahod mo? Ganon. Never siya nalilate kasi talagang ano sila eh. On time talaga na binibigay. Saka ano din siya, yung bang sa bangko, inalam sa bangko. Wow. ATM. Hindi yung cash on hand. Pag holiday mo, te, may mga pinupuntahan ka ba na mga lugar na nag-e-enjoy ka, ganun? Oo, yung may dalawa kong pinsan dito. Wow, kaya hindi ka po pala nalulungkot, ganun, boring? Minsan. Ayan, smiling face si ate, ayan, masaya, ano siya, masayang kausap. Yung anak lang nakakamiss. Yun talaga ang pinaka malungkot nating mamimiss talaga natin yung mga anak natin. Bilang isang OFW na malayo tayo sa kanila, yun talaga ang pinaka mahirap. Lalo na kahit na lagi kang lumalabas every Sunday, pero talaga okay. Kasama mo yung pamilya mo. Yung po. Kaya dito, ano lang, yung mga kaibigan mo, dito mo lang hinahin. Yung talaga yung mga ka-friendster mo na mula bata. So, ilang taon ka na dito, sa Hong Kong? 1 year and 4 months. Oh, so fresh ka pa pala ting maka-encounter na. Ah, hindi mo pa pala tina-encounter yung pinaka-worst pa na mga sitwasyon dito sa Hong Kong. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Yung ano lang, kasi galing din talaga ako sa Middle East. Sa Middle East eh, kasi nasa Middle East din po ako, galing ng Hong Kong. Ay, yun ang Hong Kong, sorry. Sorry guys, galing ng Kuwait pala. Galing din ako ng Kuwait, Dubai, Qatar. Wow. Yan guys, ang dami ni ating napuntahan ng mga lugar. Pero ako, dalawa pa lang guys. Kuwait at saka Hong Kong pa lang. So ano po yung mga naranasan mo doon sa Kuwait? Yun lang kaya kasi may kasama ko doon niya, hindi rin may iwasan din yung kita. Ayun po yung pinaka ano, pag may kasama ka po sa bahay, ganun po talaga. Yun talaga ang problem. Yes, naranasan ko din po yan kasi may kasama din po ako noon. Pero mas pag-i-confer po natin yung Kuwait at saka Hong Kong, mas better talaga yung Hong Kong. Mas better naman yung Kuwait. Nakakalabas. So, may freedom ka talaga dito. Ayun lang, ang nga dito, yung talagang hindi ka bawal sa cellphone, talagang kailangan meron sa cellphone. Oh, unlike sa Kuwait na tinatago mo pa minsan sa gilid, sa daddy mo. Kaya yung pagkain, talagang hanapan mo ng paraan para makakain. Ayun po, tapos yung parang tira-tira na lang yung kinakain mo doon. Yung bako. Dito talaga, every Sunday talaga. Grabe. Oh, ayan, every Sunday talaga Jollibee talaga si Ate. Ayan. Kaya dito siya sa tambayan nagkumakain ng Jollibee. Ayan. So gumagana ka na ba sa ibang-ibang lugar dito sa Hong Kong? Oh, kasama yung mga kaibigan.
Ayan si Ate, marami na siyang experience dito sa Hong Kong. Siguro naka-hiking na si Ate. Naka-hiking ka na, te. Ayun, 'yun yung maganda, yung hiking pag matibay yung tuhod mo. Maganda din dito yung ano, yung hiking nila kasi may daanan talaga. Ay upo, mayroon talaga siyang ano. Simentado po talaga siya, te, no. Ano talagang ano ka sa ano eh, putik eh. Sa Pinas talaga, pag umulan, potik ka talaga lahat. Anak ka talaga ng potik lahat. Para hindi ka naman dulas, ikaw na lang yung dudula sa pit mo. Ikaw na lang magsaslide. Ayan po. So maraming salamat po ate sa konting oras na binigay niyo po sa akin. God bless you po ate. Thank you din. Okay, salamat po.